ka nandito? Ha? Naligo ka ba? Amane. Tumayo ka na dyan. Amane. Ay, tumayo. Amane. Amane. Tayo. Amane. Tumayo ka na. Uy. Ay, tumayo. Ay, ka na. Guys, ang aming ginagawa, ayaw pa bumangon. Anong oras na, nangahawa pa, gusto pang matulog. Tulog na tayo. Nalilate na tayo, pag-isan mo. Bangon ka na dyan. Nalilate na tayo, please. So guys, alis na kami. I can't. Punta na kami sa check up. Sama kayo. Sama kayo kay daddy po. Yung dugo. So, andito na kami. Kailangan ko na mag-park. Iwan ko na siya doon. Babalik na lang ako. Padaan, kuya. Padaan, padaan, padaan. Thank you. So, park tayo. Dito tayo sa parking. May bayad. Ay, kuya, saan? Message na. Para sundin na natin. Wow! Gusto ba akong injection na ulit? Bakit? Tara, magbalik ko na lang. Sigurado ka? Ano ba yung tetanus? 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 Bira yung parking ko. Dalawang oras lang ako. Sinigil ako 50 pesos. Kalahati.
Ang alin? Kalahati. Kinain ko ka. Kalahati? Baka dalawat kalahati. Natutulog na ako niyan. Kasi, tapos na akong mag-lunch. Kailangan magpabigat. Bakit kaya hindi ako tumataba? Dami-dami ko naman ang kinakain. Hindi kasi masarap yung luto ko eh. Sarap nga yung luto mo eh. Pumayat pa ako guys, my gosh. After 2 weeks of kain, tapos meron pang merienda. Tapos pumayat pa ako. Diba dapat bibigat na? Nakita mo ba yung ano? Tapos may mga vitamins pa and everything. Pumayat pa ako. Pakita ko sa inyo yung ultrasound. Ayun. So, yung ultrasound ako kanina and si baby is super likot. Sabi. And tama naman yung laki niya. And all. Okay naman. Mukha nga siguro siyang malikot kasi pagkatapos na maglaro, lahat ng kinain ko okay na niya. Kaya hindi ako bumibigat. Right, sweetie? Di ba, sweetie, no? Yeah. Ayun, kaya... ang hirap mag-vlog ngayon eh. Kasi, pag sa ano, kung nagpa-check up ako, ako lang mag-isa. Tapos, social distancing pa. So... kaya, mahirap mag-vlog and... yeah, yun. Hindi ko na alam yung nasabihin ko. Basta, ini-enjoy ko na lang, guys. Actually, yung check-up ko ngayon, medyo, hindi ako excited for this check-up. Kasi, meron ko second takot sa needle. So, this check-up, kinuha na nila ako ng dito. Grabe. Ang hirap kaya, ano, yung wala ka namang kasama, tapos, ikaw lang mag-iisa. Sa loob ng clinic, tapos kukuha na nga ng dugo. Siyempre, takot ka, wala kang makurot or mahawakan. Pero okay naman kasi talaga akong nagpe-pray. Sabi ko, Lord, ibigay niyo po yung kukuha ng dugo ko, magaling. Kasi diba yung mga iba, kinawa ng bordahan yung braso. Wala pa yung makuha, diba? So, yun lang yung pinag-pray ko. So, yun. Magaling akong kumuha ng dugo sa akin dun sa clinic. And parang, ano, parang wala. As in, ang gaan ng kamay niya. In fairness. So, yun. So, ang next check-up ko is sa October 18. Kaso, meron naman akong vaccine nun sa October 18. So, yan na naman. Another tusok na naman. My gosh. But that's fine. Maybe yung mga ganyang, you know, mga ganyang procedure. Maybe, paraan ni Lord dyan para masanay ako o ihanda ako sa ano, sa delivery. Kasi for sure, diba? Daming tusok yun and all. So, yun. So, nag-lunch na pala ako. Ang kinahin ko is fried chicken. Then, nainom ko na rin yung vitamins ko. So, right now, I really wanna sleep. I feel sleepy. Kasi, aga ako nagising. Normally, gumigising ako 12. So, kanina, nagising ako ng 7:30. So, I really wanna sleep. Duman lang ako dito sa office. Kasi 1 week na ako hindi nakakapunta dito. So, I need to catch up on some things. And, but before that, I will sleep. Okay? Tulog muna tayo. Baka sakaling bumigat ako.